magsasama tayong magiging karakli. Dalawa opisyal ng Office of the Vice President ang pinakontempt sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sumisiyasat sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Ang isa idedetain sa Kamara at ang isa pa sa Bikutan sa Tagig. Muli ring naungkat ang mga questionable umanong acknowledgement receipts. Saksi, si Marisol Abdurama. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, lumalabas na hindi lang si Mary Grace Peatos ang questionable umanong pangalang nakapirma sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President, ang isang resibo, pirmado doon ng isang Kokoy Villamin. Siya rin ang nakapirma sa isang resibo ng Department of Education, pero iba ang pirma sa dalawang AR. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Peatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. Pinuno rin ng mga mambabatas kung paano nakapag-disburse ang dating DepEd Special Disbursing Officer na si Eduard Fajarda sa maraming lugar sa bansa sa loob lang ng isang araw noong February 21, 2023. Ayon kay Congressman Royce Gutierrez, noong February 21, 2023, isang araw matapos makapag-incash ng 37.5 million pesos si Fajarda, lumabas sa acknowledgement receipts na nakapag-disburse si Fajarda sa 7 magkakaibang lugar sa bansa. Malolos, Davao, San Francisco, Agusan del Sur, Makati City, Negros Oriental, Negros Occidental, and Davao City. In Pasig po na in-cash, and immediately the next day, he traveled to these 7 places and have these 7 ARs. Did this not raise a red flag of the impossibility of this occurring? Well, it does, sir. At ayon pa kay Congressman Ross Gutierrez, noong March 15, umabot sa 26 ang mga disbursement ni Fajarda sa magkakaibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? Gusto ngayon paberipika ng Kamara sa Philippine Statistics Authority kung may mga tunay na tao ang nakapirma sa mga AR. Ire-refer din ito sa NBI at PNP para masuri ang mga pirma. Isa si Fajarda sa mga opisyal ng OVP na hindi sumipot sa pagdinig ngayong araw sa kabila ng pagkaka-cite in contempt ng komite. No-show rin sina dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, at Assistant Chief of Staff and Business Awards Committee Chair Lemuel Ortonio. Si Ortonio muling ipinakontempt ng komite at iniutos na makulong sa Bikutan sa loob ng 10 araw. Sumulat umano si Ortonio na pupunta siya sa hearing at hiniling na alisin ang contempt order laban sa kanya, pero di siya dumating. Hindi dumulo sa pagdinig ngayong araw si Vice President Sara Duterte na dati nang nagsabing nasasayang lang ang kanyang oras dahil hindi naman daw siya tinanong nang huli siyang dumalo rito. Dati nang sinabi ng bise na walang maling paggamit sa kanyang confidential fund. Ganito rin ang sinabi ng bise sa kanyang sulat sa komite. Pero sabi ng komite, hindi nila tinanong ang bise nung dumalo ito dahil hindi naman daw siya under oath. Makailang beses din daw nilang inibitahan ang Vice President. Ang dumulo sa hearing kanina, Chief of Staff ni VP Sara na si Artine Zulaika Lopez. I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. Although I would wish to answer really respectfully as regards the matter of the confidential expenses, it is something that I have not really been privy to from the very beginning. Lumabas sa pagdinig na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihan itong huwag sundin ang subpoena ng Kamara na nagpapasumiti ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabi niya, alam daw ito ni Vice President Sara Duterte. That letter does not in any way seek to undermine the power of Congress. It is simply a request from to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit,
hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganung documents. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make. Right? Your Honor, it was precisely because you are the agency that is being investigated. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an ongoing investigation is happening. Cited in contempt si Lopez dahil dito. I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. We will have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So I move na until November 25. Which is on Monday. Yeah. May we request the Sergeant at Arms to arrange a room dito lang po sa vicinity ng House of Representatives. Sa press conference kanina, tumenggi si VP Sara na magkomento kaugnay sa acknowledgement receipts na kinekwestiyon sa kamera. Ayon sa vice, hindi pa niya nakikita ang mga sinasabing resibo. Hindi raw kasi duman sa kanya ang mga liquidation documents. Hindi na rin daw gagawa ng karagdagang sagot sa komite ang vice. Bahala na raw ang mga kongresista sa kanilang gagawin. Hindi rin daw niya pinipigilan ang mga empleyado ng OVP na dumalo sa mga pagdinig. Insufficient daw and hindi nila tanggapin. So hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-asayang gumawa pa ng affidavit. So padayin lang sila sa ilangang debate. O padayin lang po ng pagyo sa ilangang pag-aagin din sa ito. Wala po lang, VP Inday. Atin po ba sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no, sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Kasabay ng masalimuot na pinagdaanan ni Mary Jane Veloso, ang mahabang pagkikipaglaban para mailis siya sa death row sa Indonesia. At ngayon pauuwi na siya sa Pilipinas, ang hiling ng kanyang pamilya, tuloy ang paglaya ni Mary Jane. Saksi si Ivan Mayrina. Trabaho hangad ni Mary Jane Veloso ng mga ibang bansa noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman, ang pinabitbit umano sa kanyang maleta ng recruiter pa Indonesia, may laman palang mahigit na 2 kilong heroin. Nadiskubre mga ito pagdating niya sa Yogyakarta Airport. 6 buwan matapos yan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso at sinentensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot. Nagbuhat nung nakulong po yan ako dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na syndicate daw po sila. Magkaroon kami isa-isain o yung anak namin napapatayin nila sa Indonesia. Pagkatapos sa mahigit isang dekada sa death row, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane. Ito na po ang pinakamasaya sa buhay namin, buong pamilya. Lalo-lalo na po yung mga anak niya. There must be a reason for the President to be this confident. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our President must be privy of information which would explain his confidence. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagpapauwi kay Veloso, bunga ng mahigit isang dekadang pakikipag-usap sa pamahalaan ng Indonesia. Nagpasalamat din siya sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. 14 taon at 3 administrasyon nga ang inabot ng laban para maisalba ang buhay ni Veloso. Ilang beses sinapilan ng Pilipinas sa kanyang kaso. Noong April 2015, napabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin sa Indonesia. Pero hindi natuloy matapos sulatan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino, si Noy Indonesian President Joko Widodo, para humiling ng clemency para kay Mary Jane. Direkta rin kinausap ni Aquino sa telepono ang Noy Indonesian Foreign Minister at nagpropose sa ikonsiderang gawing testigo si Veloso laban sa mga nag-recruit sa kanya. The Indonesian government has stayed the implementation of the death sentence on our kababayan Mary Jane Veloso. Yes.
Kasunod na rin yan ng pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio na nahaharap sa qualified trafficking persons, illegal recruitment at estafa. Sa pagpasok ng Administrasyong Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas, gawin kung anong naayon sa batas ng Indonesia. He said, follow your own laws. I will not interfere. Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Marcos, muling umapila ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ni Indonesian President Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip na hangin. Ay kay Indonesian Chief Minister for Law and Human Rights, Yusril Iza Mahendra, ang pagpapauwi kay Veloso ay sa ilalim ng bagong polisiya ng Indonesia na transfer of prisoners. Tinanggap daw ng Pilipinas sa mga inilatag nilang kondisyon para rito, kabilang ng paggalang sa desisyon ng kanilang korte. Kaya pag-uwi sa Pilipinas si Mary Jane, hindi sa tirahan sa Nueva Ecija ang kanyang diretsyo, kundi sa piitan na tutukuhin pa ng pamahalaan. Ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong, ang isa sa mga tinitingnang pwedeng pagdalhan kay Mary Jane. Makulong man, ligtas sa si Mary Jane mula sa bitay. Dahil batid naman ng Indonesia na walang death penalty sa Pilipinas. Pagdating niya dito, she will be serving the sentence that was meted in Indonesia. So, itutuloy lang po niya yung sentensya niya. And I think it's worth emphasizing also that the most important aspect of this all is the difference in our laws. There, they allowed the death penalty. Dito ho, alam naman ho natin lahat na abolished po. So, wala ho tayong death sentence dito. Ang kay Mahendra na sa kapangyarihan na ni Pangulong Marcos na bigyan ng pardon si Veloso, bagay na gusto mangyari ng kanyang mga abogado. So the bracket ay absolute remedy, which even the coordinating minister of Indonesia expressly stated that it is now going to be the responsibility of the Philippine authorities whether or not to grant clemency. Sana nga po, tuluyan na po makauwi si Merdin, huwag na po sana yung makulong pa. Ang hiling ko po sa gobyerno natin, sana po, kung makauwi si Merdin, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Ang pagpasok ng mga bagyong Marce, Mika, Ophel at Pepito, unang pagkakataon na apat na halos magkakadikit na bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility para sa buwan ng Nobyembre. Wala na pong bagyo sa ngayon pero patuloy na nananawagan ng tulong ang mga residenteng binubu pa rin ang kanilang mga bahay sa Catanduanes. Saksi, si Joseph Moro. Nahati hanggang sa tuluyan tangayin ng malakas na agos ng ilog ang bahagi ng tulay na ito sa Kamalanyugan, Cagayan. Dito pa naman dinadaan ang heavy equipment para sa ginagawang Kamalanyugan-Apari Bridge. Pinapayagan din itong daanan ng mga motorista sa piling mga oras. Undi-undi nang bumababa ang antas ng Cagayan River. Pero may mga lugar pa rin lubog sa baha gaya sa bayan ng Alcala, Lalo at sa Tuguegarao City. Sa Kabagan, Isabela, malailog pa rin ang tubig sa bahagi ng National Road. Dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ang baha sa bayan ng Tumawini, isinailalim na ito sa State of Calamity. Ganon din sa Aurora Province na labis na hinugupit ng sunod-sunod na bagyo. Sa bayan ng Dipakulao, pinagbubunot ng malalakas na hangin ang mga puno ng niyog. Kumambalang naman sa kalsada ang mga yero. Nalubog naman sa lupa at mga sanga ng kahoy ang ilang sasakyan at bahay sa Quirino Province kasunod ng landslide at baha. Wala rin kawala sa hagupit ng super typhoon ang mga paaralan sa Pandan, Catanduanes. Wasak ang kisame sa isang silid sa Lumabaw Elementary School. Nabasa na ang ilang gamit ng mga guro. Tulungan niyo po kami, maibiyag po ulit ang aming school. Tulungan niyo po kami na makapag-start ulit. Ang mga residente patuloy ang pagkukumpuni gamit ang mga na-recover sa mga nagiba nilang bahay. Wala pa rin kuryente sa lugar at bagsak pa rin ang maraming poste. Marami ang nananawagan ng tulong kabilang ang mga taga-Karamoran. Nasira pati gym na gawa sa bakal sa Barangay Dariao. Yan ang evacuation center. Oh, ay nung bumagsak ano na yan sa mga tao? Ay, hindi na nga ano. Halos maubos ang ilang mga bahay sa Barangay Baybay. Ito ang naiwan ng Pepito dito sa
barangay Baybay, halos wala na talagang natira dun sa kanilang mga bahay. Ang kailangan nila daw ngayon ay mga construction materials, mga yero, kahoy, at syempre pagkain. So halos lahat dito sa, kasi tabing dagat to, walang natira sa kanilang mga bahay at nangangailangan sila ng tulong. Nakaschedule na ang paghahatid ng mahigit 3,000 yero at repair kits sa Catanduanes ayon sa Office of Civil Defense. Sabi ng PAGASA, unang beses nangyari sa kasaysayan ang sunod-sunod na pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng 4 na bagyo. Na-surpass po nito yung ating previous na record way back 1968. So yung ating 1968 na record noong November 22 to 24, mayroon po tayong 3 bagyo na halos sabay-sabay din nasa loob ng Philippine Area of magkakasunod din na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility si Tropical Cyclone Mami, Nina at si Ora. Sa ulat ng DZBB, wala pang namamonitor na low pressure area ang PAGASA pero posibleng 2 bagyo pa ang dumating bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Ilang ng mga general sa Philippine National Police gustong bawasan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi niya sa pagharap sa Commission on Appointments, redundant ang 153 general ngayon ng PNP, kaya gusto niyang mas streamline ito. Sinisimula na raw ng DILG ang pakikipag-uusap sa PNP. Tinitignan din baguhin ang proseso ng pag-promote sa PNP officials. Sa issue ng Pogo at Scam Hubs, sinabi ni Remulla na nagpapanggap bilang maliliit na business establishments ang mga ito. Sa katapusan ng taon ng deadline sa winding down o unti-unting pagpapatigil ng lahat ng Pogo operations sa bansa. Nilinaw rin ang galihim na walang manhunt ang pulisya kay dating presidential spokesperson Harry Roque at may bahay niya dahil wala naman silang kaso sa korte. Bulto-bultong cash na 1,000,000 piso ang halaga na kuha mula sa mga binuksang vault ng nireid na BPO sa Bagakbataan. May utos ng korte ang pagbubukas sa 12 money vaults. Mahigit 33 million pesos na ang nakuha, pero wala pa dyan ang iba pang currencies. Hindi na nagbigay ng pahayag ang ginatawan ng Central One Bataan, pero nakipagtulungan sila sa mga otoridad at sinaksihan ang pagbubukas ng vaults. Ayon sa legal counsel ng BPO, ang pera ay ginagamit para sa operasyon ng kumpanya. Patuloy ang inventory ng CIDG at susuriin din ang mga dokumento. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra, ng inyong saksi. Arestado ang isang lalaking wanted sa kasong carnapping. Mga motorsiklo umano ang target ng suspect. Saksi, si Emil Sumangi. Kumpara sa kanyang itsura noon, bumagsak ang timbang, humumpak ang muka at humaba ang buhok ng suspect na ito na wanted sa kasong carnapping ng matuntol ng mga tauhan ng Special Operations Unit ng Eastern Police District. Ikaw yun? Opo. Na-arrest ko kanapin sa visa. Pag-amin ng pulisya na humuli sa kanya sa visa ng warrant of arrest. Hindi naging madali sa amin, nalagpasan namin ito ng 3 beses. Motorsiklo o mano ang tinitira ng suspect. Marami na nabiktima ng motor sa kanilang barangay, Rosario Pasig, at sa kabilang barangay. At ang huli nga nito naging biktima ay ang kanyang kaibigan. Yung pagbebenta madali. Pwede nilang i-chop-chop for parts. At madali yung pagsalya nila. Mabilis yung pera. No comment ang suspect sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi! Mga kapuso, 35 araw na lang, Pasko na. At naglalaki ang mga Christmas tree, parol at Belen ang tampok sa iba't ibang Christmas pasyalan sa bansa. Sa Pasig, pinailawan ang isang higanteng estatwa. Ating saksihan. Paskong Pasko na sa bayan ng Pinili, Ilocos Norte. Pinailawan na kasi ang higanteng Christmas tree sa harap ng munisipyo. Tampok din sa paligid ang iba't ibang parol na gawa sa indigenous materials. Bahagi naman yan ng lantern making festival sa bayan na sinabayan na rin ng malamig na simoy ng hangin. Mga nagagandahang life-size na Belen naman ang bumida sa Belenissimo sa Tarlac. Kabilang riyan ang Belen ng Moncada na puno ng mga hinabing dahon.
dagdag sigla pa sa Belenissimo ang mga ipinagmamalaking Filipino cultural dances at tradisyon, gayon din ang mga pagkaing Pinoy na ipinatikim sa mga bisita. Everything is beautiful. People here are very friendly and we can see a sense of festival here. Sa huling linggo ng Nobyembre, isasagawa ang final judging para sa 62 entries sa Belenissimo 2024. Under the sea naman ang peg ng dambuhalang Christmas tree sa isang hotel sa Malvar, Batangas. Sa taas na 11 feet, agaw atensyon ang Christmas tree na di lang basta Christmas balls at lights ang palamuti, kundi mayroon ding mga starfish, pearls at seashells. Dagdag disenyo pa ang mga higanting seaweeds at iba pang lamang dagat sa paligid nito. Kaya ang kakaibang Christmas tree talagang perfect for selfie at IG worthy. Pinailawan na rin ang isang higanting estatwa na pasyalan sa Pasig. Binalot ng makukulay na ilaw ang 60-meter na The Victor na isa sa pinakamataas na public art installation sa buong mundo. Ang pagpapailaw mas naging espesyal pa dahil sa ilang grupo ng kabataan na naghandog ng mga pampaskong awitin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Binangga ng Siberian Tiger na yan ang gate ng isang farm sa China. Napatakbo na lang ang magsasaka pero hindi naman nakapasok ang tigre. Ilang sandali bago ang tagpong yan, nais patana na magsasaka ang tumatakbong tigre. Hinanap niya kung nasaan ito saka isinara ang gate hanggang sa bulagain siya ng tigre. Nagbabala ang mga otoridad doon na maging alerto sa Siberian Tigers matapos mag-viral ang video na yan. Sa mga Potterhead, naaalala niyo pa ba ang Weasley Twins? Nasa bansa po ngayon ang kambal na British actors na gumanap sa kanilang papel sa Harry Potter. 3, 2, 1! Pinasinayaan ni James at Oliver Phelps ang pagpapailaw sa Hogwarts-inspired giant Christmas tree sa Taguig. Sa unang beses nilang pagbisita sa Pilipinas, nag-enjoy raw sila sa pag-iikot, pati na sa pagsubok sa mga lokal na pagkain gaya ng chicken adobo. Gumanap sina James at Oliver bilang sina Fred and George Weasley, ang kapatid ni mga kapatid ni Ron Weasley na best friend naman ni Harry Potter. But we're able to have a little bit of downtime this morning. We try and go where the locals go and eat what the locals eat. It's been nice trying some of the local foods. Walang bagong bagyo sa bansa ngayong linggo ayon sa PAGASA pero posible magkaroon ng bagong sama ng panahon sa kalagitnaan ng susunod na linggo. May chance raw tumbukin niya ng Southern Luzon o ang Visayas pero may posibilidad pang magbago ito. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng Hayin Amihan o Northeast Monsoon sa extreme Northern Luzon at asahang mararanasan din yan sa iba pang bahagi ng Luzon sa mga susunod na linggo. Easterlies o mainit at maalinsang ang hangin naman ang umiiral sa gitna at ibabang bahagi ng bansa ngayon. Mayroon doon shear line na nabuo dahil sa pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Ang tatlong weather systems na yan ang posible magdala ng ulan sa ilang lugar sa bansa. Sa datos ng Metro Weather, walang ulan sa halos buong bansa bukas na umaga, maliban na lang sa Quezon at Aklan, gayon din sa Northern at Eastern Samar. Sa hapon naman, posibleng maranasan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Cordillera, Mindoro Provinces, Ilocos Sur, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng Western Visayas, ilang bahagi ng Negros Island Region, gayon din sa Samar at Leyte Provinces. Hindi naman inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila dahil sa posibilidad ng thunderstorms. Cook-off pero around the world version. Ganyan po ang tagisa ng mga estudyante sa Pangasinan kung saan sinex nila international dishes with a twist. Ating saksihan. All around the world food trip ba ang hanap?
Sagot ka na ng mga estudyante ng Pangasinan State University San Carlos City Campus na nagpasiklaban ng kanilang cooking skills. The showdown begins sa kanilang iba't ibang international dishes. Chakalaka mula South Africa, beef teriyaki ng Japan, shrimp kebab and salmon ng Australia, picadino ng Brazil, chicken with baked potato and beans na all the way from Canada, at pati na rin ang pasta putanesca ng France. Pero may twist, dahil lahat ng yan, dapat may secret ingredient na mangga, na pride ng lungsod ng San Carlos. Layo ng aktibidad na mapakita ang mayamang kultura at tradisyon ng iba't ibang bansa. Gayun din ang pagpapakilala sa One Town One Product ng lungsod. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oyd ang inyong saksi! Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.